Teka muna, excited ako. Ngayon ko lang narinig to eh. gano'ka kadalas nag... ayan, nabulol tuloy ako. Gano'ka kadalas nakikipag-date? Ako, wala namang ano. Hindi naman siya yung super tipong every week or ano. Kapag ka lang may sinabi sa akin, tapos syempre, tatanungin mo yung tungkol dun sa taong yun. And pag sa tingin mo, sige, try natin. Yun. Pero, siguro wala pang lima. Ay, ganun pa lang. Hindi nagmamadali si Ada. Parang, lima pa ano lang. Ako, parang, very ano, kalmado. O, kalmado lang. Kasi, pag pinipilit mo, minsan, ano pa eh, mas lalong hindi nagtutuloy-tuloy eh. Diba? So, mas maganda rin yung daanan mo yung friends muna kayo, ta super, you're just yourself. Yung hindi ka ilang or hindi ka, walang pressure na mag-work kayong dalawa. Pero, pag nagde-date kayo, kayo lang dalawa nung ka-date mo or gusto mo may mga kasama kayo munang friends para, ano, chill? Alam mo, may mga na-date ako na kaming dalawa lang. Although yung very, ano, very relaxed, ganyan. Mm-hmm. Pero meron din, lately ah, mas na, ano ko na, group. Pagka yung unang meet-up nyo, group. Para rin, ano, walang pressure, mas walang pressure. Oo, para yung fun lang, no? Kaibigan muna. Oo. Tsaka ano kayong dalawa, pareho kayong, as in, lalabas yung pagkakalug ninyo. Kasi syempre, andyan yung mga taong close mo na talaga. Mm-mm. Mas ano, no? Parang feeling ko mas less yung best foot forward kung marami kayo. Yung fun-fun lang. Totoo. Actually, ako, never ako nag-best foot forward. Pero usually kasi pagka first time mo ma-meet, medyo may pagka-stiff ka, di ba? Oo. Siyempre, tinatansya mo yung tao eh. Oo. So, na-realize ko lang na kapag ka-group, mas ano, mas mabilis mong nakikita na, ah, ganito pala siya. Mas lumalabas yung personality. Oo. Yun, maganda yun. Teka muna, may date ka, may dating tips ka ba? Dating tips? Ako, yun nga, kapag pumunta ka doon, relax ka lang. As in, ipakita mo, be yourself. Be yourself talaga. Kasi ganun din eh. Doon din naman mapupunta yun. Lalabas din yun ka... eh. Oo eh. Tsaka para ano, para ma... Hindi, wala nang paligoy-ligoy pa, kumbaga. Kung hindi kayo swak, edi move on ka sa next. At least may bago kang friend, diba? Oo, may certain way ba na ako kasi pag first date, second date, ganyan, nag-aayos talaga ako. Like, yun yung pinaka-best ako yung, forward ko. Ako usually, yung the normal way kung ano, normal bees ko, normal adult. Doon kasi ako naman, may pagka-maarte din ako. So, kapag lumalabas ako, yung medyo nag-e-effort ka rin talaga eh. Diba? Yung nga eh, akala mo nag-effort si Ada, pero normal lang pala yun. Normal lang. Kasi hindi alam siguro nung ka-date mo, talagang ma-arte lang talaga ako. Oo, may pagkakikay. Oo, pero teka muna, pag ano ba, are there any red flags that people should watch out for pag nakikipag-date? Ako sa akin, red flag sa akin kapag yung hindi pantay yung trato. Alam mo yun, yung medyo ano sa waiter, yung parang... Oo, yung kung paano siya hindi, makirelate. Wala man lang yung pake, or please, or yung paggalang lang. Ganyan. Or nangaaway ng waiter, ako, no? Oo. Just ano rin, tinitingnan ko rin yung kapag kayong topic ba, puro sa kanya. Mean ganun eh, yung pagkausap mo, parang may way siya na bumabalik sa kanya yung topic. Oh, ayoko ng ganyan. Oo. Nung I, me, myself, and I. Oo. Tsaka ano ko lang nung mapang mata talaga, parang yun yung number one sa akin. Ayoko nung... ng mga maliit ng tao or may ma-comment siya na parang gano'n, may level sa kanya yung mga tao. Ayoko yun. Oo. In short, yung kung ano yung ikaw, kung ano yung hindi mo ginagawa, ayaw mo rin ginagawa nung ka-date mo kasi hindi ka naman gano'n. Yes. Oo. Ang saya-saya kaya kapag yung mga kasama mo, parang lahat ka vibes mo, lahat kaya mo kausapin, and kaya ka rin kausapin ng hindi nangingilag sa'yo, di ba? E, teka muna, pag nakita mo yung red flag na yun or other red flags, paano mo dinidispatcha yung date mo? Alam mo, ang hirap sabihin no, ng diretso. Pero paano feeling ko nararamdaman naman? Hindi, tutuloy mo na lang yung date. Tapos i-ghosting mo na lang. Hindi naman, pero parang wala nang, usually parang mapapansin mo lang na wala nang
hindi na kayo yung magde-date ulit talaga ng kayong dalawa lang. Oo, tsaka yung mapapansin mo rin sa ano eh, the way kausapin na parang walang, hindi flirty and the thing. Ah, oo. So kumbaga, gusto mo nagpa-flirt. Oo, alam ko 'yon. Alam ko yung hindi flirty, yung ano, yung hindi ano, yung basta walang extra, ganun. Yung parang ah, okay. Kwento lang, kwento, sige, okay. Wala na nung extrang ganun ng mata. Oo. So para oh nga no, alam mo, natuwa ako. Ang tagal ko na kasi ako ah, parang ang tagal ko na kasi muling nakipag-date ng first date. Oo nga no. Oh, eh, 10 years tagal na ng husband ko. Diba? Kaya wala na akong ma-share na tips. Parang parating sinasabi ko sa kasi pag nakikipag-date, yun nga katulad ng sinabi, pakita niyo na 'yung sarili niyo. Oo. Kasi ano, magiging komplikado pa eh. Yun din na magiging rason, 'di ba? Mm-mm. At saka pag, di ba, pag nakita nung ka-date nyo yung sarili nyo, tapos, di ba, or and vice versa, alam nyo kung mag-move forward pa kayo. Kasi ito, malalaman nyo na kung sa parang kayo. Tsaka syempre nakailang relationship ka na. So parang, siguro mas mature ka na rin, di ba? Oo. Ay, ito pa pala. Huwag nyong hanapin yung mga wala dun sa tao. Yes. Huwag mo isipin na mababago mo. Or dahil love ako, gagawin niya ito. Parang hindi, ang dami ko nang nabasang ganyan eh, na mga articles, mga libro, na parang kailangan pag minahal mo, tanggapin mo ng as is. Diba? Although syempre may room pa yan na magbago or di ba mag-change ng konti. Oo. Pero yung core na ugali niyan, yun na yun. Yes, yun. Yung katulad nung sinasabi yun mo na pag yung nakikipag-away sa mga waiter, sa mga guard, ay nako, red flag sa. Actually, hindi lang red flag sa akin yan, maroon flag pa. Hindi, tsaka take your time. Take your time na kilalanin yun yung tao. No rush. Kahit yun na anong ano pa, anong edad ka pa. Wala namang timetable yan. Oo, wala namang taling ang mga buhay natin. Pwede nating ano. Totoo. Lalo na ngayon, di ba? Napansin mo, parang mas late na ang mga girls mag-family. Mm-mm. Talagang medyo nagsa-start muna na ibuo muna yung sarili nila. Totoo yun, totoo yun. Ngayon, 40 na yata ang marrying age ng mga tao eh. Tsaka may mga ano na, first baby, 42. Oo. Palit na ng palit. Ayun. Huwag na natin pag-usapan yung mga pa-baby niya. Matagal ka pa dyan. Oo, matagal pa. Oo, parang. Kwento.